Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo, pati na rin sa iyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Grace, 36 na taong gulang at nakatira sa lalawigan ng Tarlac. Panganay ako sa 6 na magkakapatid, ngunit ngayon ay 5 na lang dahil namatay na ang isa. Tipikal na bahay lang ang meron kami noon. Gawa lang sa sawali ang aming dingding at yero naman ang bubong. Matatagpuan nga pala ang tirahan namin sa pinakaliblib na bahagi ng lugar. Sa madaling sabi, malayo na kami sa sentro, kung saan naninirahan ang maraming mga tao at may mga nakatayong naglalakihang istruktura. Meron namang mangilan-ngilan na namamasadang tricycle at naghahatid sa lugar namin. Iyon nga lang, bihira lang talaga. Ang mga kabahayan dito ay magkakalayo at napapalibutan ng iba't ibang uri ng mga puno. Kung sa bagay, sino ba naman ang magtitiis na manirahan sa lugar na hindi pagaanong naaabot ng teknolohiya? Pagtatabas ng tubo ang pangunahing ikinabubuhay ng aming pamilya. Ganun pa man ay maayos naman ang aming naging pamumuhay. Ang tirahan namin ay katabilang ng daan na hindi pa sementado. At sa tapat naman ay bahay ng tiyahin ko na kapatid ni Mama. Sa tabi nila Tita ay may malaking puno ng mangga na may nakapalibot na upuang gawa sa kahoy. Dito ay pwede kang tumambay para magpahinga o hindi naman kaya ay matulog. Isang araw ay may mag-amang dumayo sa amin para mangalakal ng mga ritasong bakal, tanso, aluminum at iba pa na isinasakay nila sa dala nilang kolong-kolong. Tawagin na lang po natin si Manong na si Mang Jun at Manuel naman ang anak nito. Taga-Aray at Pampanga raw po ang mga ito. Lumipas ang maghapon ng kanilang pag-iikot at hindi na nila namalayan na aabuti na sila ng dilim sa amin. At dahil nga sa mga dayo ang mga ito ay wala silang matutuluyan. Dahil doon ay nagpa siya ang mag-ama na magpalipas ng gabi sa lilim noong puno ng mangga. Naglagay lang sila ng trapal para pangdepensa sa hamog at ulan kung sakali. Kinabukasan, noong magising ang papa ko, ay bumungad daw sa kanya ang mag-ama na animoy may masinsinang pinag-uusapan. Tila may problema ang mga ito. Kaya nilapitan sila ni Papa at tinanong kung may maitutulong ba siya sa mga ito. Ako naman ay tahimik lang na nakikinig. Dahil sa Kapampangan po ang lingwaheng ginamit nila, ay tatagalugin ko na lang po. Ayon pa kay Mang Jun, habang natutulog daw siya, ay bigla siyang naalimpungatan dahil may nambato ng dahon sa kanyang mukha. Noong tignan niya naman ang paligid ay wala naman siyang makitang tao. Hanggang sa itukod niya ang kanyang dalawang kamay sa ilalim ng upuan at may nadaganan siyang maliit na bagay. Noong lingunin niya daw iyon ay laking gulat niya nang makita ang sarili niyang pitaka. Dali-dali niya raw sinuri ang laman nito at doon niya napagtantong nagkulang na ang kanyang pera. Kaagad niyang ginising ang anak at tinanong kung pinakialaman ba nito ang kanyang gamit. Umiling-iling naman daw si Manuel at sinabing wala siyang alam tungkol dito dahil mahimbing din siyang natutulog. Kakamot-kamot naman daw ng ulo si Mang Jun, pagkatapos ay bumalik na lang din sa pagtulog. Pagkagising nila sa kinaumagahan ay nagtataka na naman si Mang Jun kung bakit nasa tabi na naman niya ang pitaka. Pero ang mas nakakapagtaka raw, dahil noong bilangin niya ulit ang laman,
ay kumpleto na ang perang naroon. Nang mga oras na iyon ay parehong hindi makapaniwala ang dalawa. Napangiti na lang si Papa sa kwento ni Mang June. Sa isip-isip niya daw ay baka napagkatuwaan lang sila ng mga nakatira sa puno ng mangga. Maya-maya pa ay niyaya sila ni Papa na magkapi sa bahay. At doon na nga nagsimula ang pagiging magkaibigan ni na Papa at ni Mang June. Kaya kapag napapadpad ang mag-ama sa lugar namin, ay sa bahay na sila nagpapalipas ng gabi. Heto naman po ang karanasan ko mismo sa puno ng mangga. Noon kasi ay nauso ang sugal na pusoy doon sa amin. Kaya madalas nakikipaglaro si Papa kasama ang aking ina sa bahay ng aking tiyuhin. Ang tirahan ng tiyuhin ko ay apat na bahay ang pagitan mula sa amin, pero medyo nakadistansya dahil magkakalayo nga ang pagitan ng bawat bahay. Minsan ay naisip kong sundan ang mga ito para makanood na rin ng kanilang pagsusugal. Papunta doon ay madadaanan ko muna ang puno ng mangga. Noong nasa tapat na ako ng puno ay bigla akong nakarinig ng pumaswit o iyong sipol na ginagawa ng mga lalaki kapag may magandang babae ang dumadaan. Kaya naman tumigil muna ako at tumingin sa paligid. Ngunit wala naman akong nakitang ibang tao. Maya-maya pa ay biglang may nambato sa akin ng dahon ng mangga. Hindi naman mahangin sa oras na iyon at kahit na nga siguro humangin ay hindi siguradong tatama sa mukha ko ang maraming dahon. Dahil sa takot ay kumaripas na ako ng takbo papunta sa bahay ng tiyuhin ko. Noong makarating doon ay nakiinom muna ako ng tubig dahil sa pagod sa pagtakbo. Pagkatapos noon ay lumapit na ako kina Papa at nakinood. Makalipas ang isang oras, pinapauwi na ako ni Papa dahil wala daw kasama doon ang mga kapatid ko. Sinabi ko naman na sabay-sabay na kaming umuwi dahil malalaki naman na ang mga kapatid ko. Pero pinilit pa rin ni Papa na paunahin na ako. Sa huli nga ay wala na akong pagpipilian kundi ang umuwi mag-isa. Alas 9:30 na iyon ng gabi. Habang naglalakad ay iniisip ko kung ano ang gagawin ko kapag malapit na ako sa puno ng mangga. Wala talaga akong maisip na ibang paraan kundi ang tumakbo na lang kapag nasa tapat na ako noon. Kaya ganoon nga ang ginawa ko noong matapat ako sa puno. Bahagya ko pa ngang narinig ang tunog ng paswit. Pero hindi ko na iyon pinansin at nagpatuloy na sa pagtakbo hanggang sa makarating ako sa bahay. Hindi ko na lang din pinagsabi sa mga kapatid ko ang naranasan ko noong gabing iyon. Ang susunod kong kwento ay tungkol sa karanasan namin ng aking mga kapatid. Tatlong Maria po kasi kami. Bali 20 taong gulang na ako noon. Ang sumunod ay 15. At ang bunsong babae namin ay nasa 10 taong gulang. May kanya-kanya kaming gawain sa bahay. At kapag nakatapos na, ay pwede na kaming tumambay sa lilim ng puno ng mangga. Masarap naman kasi talagang umupo doon at makipagkwentuhan. May pangyayari lang talaga na magugulat na lang kami dahil may tumatamang dahon ng mangga sa ulo namin. Pero syempre, iniisip ko na lang na baka nailaglag lang iyon gawa ng hangin. Noong panahong iyon ay Nokia pa lang ang namamayagpag sa mga nauusong cellphone. May 3310 na ako noon at mahilig ng makipag-textmate. Guwapo ang ka-textmate ko, maganda ang ilong, moreno ang kulay ng balat at maganda ang tindig. Siyempre, kinikilig ako kapag kausap ko ito, lalo pa noong sabihin niyang labas daw ako
dahil nandoon siya sa may puno ng mangga. Ako naman noon ay pasimpleng sisilip sa siwang ng bintana para makita siya. Ayoko kasing magpunta sa may puno ng mangga na walang kasamang iba kasi nahihiya ako. Isang gabi ay naisipan naming tumambay sa labas ng bahay dahil hindi pa naman kami noon makatulog. Mag-alas 9 pa lang noon ng gabi. Kasalukuyan kami nagkikwentuhan ng aking mga kapatid tungkol sa mga pinagagawa naming kalokohan nang biglang matahimik ang bunso namin. Maya-maya pa ay humawak ito sa akin ng mahigpit habang namumutla at nanginginig ang mga kamay. Tinanong namin siya kung ano ang problema, pero hindi siya sumasagot. Sa halip ay itinuro niya ang itaas ng puno ng mangga habang nakapikit. Napatingin naman kaming dalawa ng isa ko pang kapatid at ganoon na lang ang takot namin nang makita ang isang malaking tao na nakaupo at nakasandal sa puno habang nakatingin sa amin. Nababalot ang nilalang ng makapal na balahibong itim at ang bunganga nito ay may nakasalpak na isang malaking rolyo ng tabako. Saglit akong natigilan. Natauhan na lang ako noong sumigaw na ang mga kapatid ko. Kaya pati ako ay napasigaw na rin. Sabay takbo naming tatlo papasok ng bahay. Sinalubong naman kami ni Papa at tinanong kung bakit daw ang iingay namin. Kaya kaagad akong sumagot at sinabing may nakita kaming kapre sa taas ng puno ng mangga. Ang sabi naman ni Papa na baka naingayan daw siguro sa amin kaya nagpakita. Noong gabing iyon ay hindi talaga kami nakatulog. Mag-uumaga na siguro noong tuluyan akong igupo ng anto. Magmula noon ay hindi na kami lumalabas kapag gabi. Kahit may araw nga ay hindi na kami pumupunta doon sa takot na muling magpakita sa amin iyong kapre. Taong 2018, nagkaroon ng widening at pinutol ang puno pati na rin ang lahat ng nakasagabal sa gagawing kalsada. Nalipat kami sa isang compound. Iyong kapre naman ay hindi na namin alam kung saan lumipat. Hanggang dito na lang ang kwento kong ito, Sir Carl. Kayo na po bahalang magpasensya sa kwento ko kung hindi man ito nakakatakot. Pero totoong karanasan namin ito kasama ang aking mga kapatid. Sa mga makakarinig nito, hindi ko po kayo pipiliting maniwala. Sa susunod na lang po, yung iba kong karanasan noong bata pa ako kasama si Lolo, kung mabibigyan ng pagkakataon na makapagbahagi uli ng kwento. Maraming salamat po, Sir Carl. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.